magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Are you ready to pray? Okay, let us pray. O Heavenly Father, we offer you this day our thoughts, our works, and the words we say. Help us to understand our classmates and friends. Inspire us to study and learn. Teach us to be humble and obedient, and make us love you more. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Yan, napakagaling. Bago tayo magpatuloy, ay ating munang awitin ang ating awiting. Kamusta? Kamusta? Handa? Awit! Kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalap. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, one, two, three. Two little hands are good to see. Ayan, napakagaling ninyong lahat. Maaari na kayong magsiupo. May nagliban ba sa ating klase ngayong araw? Wala po, napakahusay. At dahil walang nagliban sa ating klase ngayong araw, bigyan natin ang ating sarili ng limang bagsak. Handa, gawin natin! 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! Ngayon, bago tayo magpatuloy, ay alalahanin muna natin kung ano ang dapat nating gawin kung tayo ay nasa loob na ng ating silid-aralan. Natatandaan niyo ba ang mga ito? Okay, balikan natin. Ano-ano ba ang dapat nating gawin? Sige nga, Sophia. Tama, umupo ng maayos. Tingnan nga natin kung sino ang mga nakaupo ng maayos. Yan, magaling. Ano pa kaya? Sige nga, Ayen. Tama, makinig sa guro. Ano pa? Savior. Magbigay galang sa kaklase at sa guro. Ano pa? Sige nga, Kian. Ayan, magaling. Itaas ang kamay kung nais yung sumagot o magtanong sa inyong guro. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, magaling. Ngayon, magkaroon tayo ng isang maikling pagsasanay. Ang pamagat ng ating pagsasanay ay hulaan nyo ito. May ikikilos akong iba't ibang gawain at ang gagawin ninyo ay huhulaan ninyo kung ano ang aking ikinikilos. Ang unang batang makahuhula ng aking ginagawa ay bibigyan ko ng premyo pagkatapos ng ating klase. Nagkakaintindihan ba tayo? Tandaan, kung nais ninyong sumagot, itaas ninyo ang inyong kamay upang matawag kayo ni teacher. Handa na ba kayo? Okay, umpisahan na natin! Unang gawain. Ano kaya ito? Sino makakahula? Ano kaya ito? Alina. Tama, nagwawalis ng kalat. Napakagaling. Ikalawang gawain. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Florence. Magaling. Ito ay pagtatanim. Ikatlong gawain. Ano naman kaya ito? Ito ay ginagamitan ng balde at tubig. Ano kaya? Nagbubuhos? Ano pa kaya? Yes, Savior? Tama, ito ay pagdidilig ng halaman.
Ika-apat na gawain. Ano kaya ito? Yes, Christine. Mahusay. Ito ay pagpupulot ng kalat. Tama. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Yan, napakagaling ninyong lahat. Ngayon naman, ay ating munang awitin ang oras na ng kwentuhan. Handa, awit. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Ayan, napakagaling ninyong lahat. Ngayong araw ay ating tunghayan ang isang kwento tungkol sa isang batang masayahin at ang kanyang hilig sa paglinis. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay si Janice Malinis. Si Janice Malinis. Guhit at kwento ng inyong abang lingkod, si Ginoong Niel Bahaw. Si Janice ay isang batang masayahin. Maliit man siya sa inyong paningin, siya naman ay matulungin. Araw-araw, tumutulong siya sa pagdidilig ng mga halaman. Nagwawalis at pinupulot din niya ang mga nakikitang mga kalat. Maglinis, 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 sabi ni Janice. Kailangan ang kapaligiran ay malinis. Mula hardin at bakuran hanggang sa kanyang silid, tunay ngang walang kalat, malinis ang lahat. Napakabuti mong anak, sabi ni nanay. Si Janice ay tunay na malinis. At dito nagtatapos ang ating kwento na ang pamagat ay si Janice Malinis. Ngayon, mayroon akong ipapakita ang iba't ibang mga larawan. Alin kaya sa mga ito ang ginawa ni Janice sa ating kwento? Piliin ninyo kung ano-anong mga larawan ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Okay, umpisahan na natin. Alin sa mga sumusunod ang mga naipakitang gawain sa ating kwento? Sige nga. Christine. Tama ang pagpupulot ng kalat dahil si Janice sa ating kwento ay malinis. Napakagaling. Ano pa kaya? Lance. Ang batang nagtatapon sa kung saan-saan? Sino makatutulong kay Lance? Sige nga, Lawrence. Tama, ang batang nagwawalis ng ating kalat. Ano pa kaya? Niño. Mahusay ang batang nadidilig ng halaman. Ang tatlong gawain ay naipakita ni Janice sa ating kwento. Napakagaling! Ngayong araw, ating alamin ang iba't ibang mga paraan upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Bilang mga bata, tungkulin ninyo na tumulong sa paglilinis sa ating mga bahay at sa kapaligiran. Kailangan malinis ang ating kapaligiran upang hindi tayo lapitan ng kung ano-anong mga hayop at makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Ngayon, magkaroon tayo muli ng isang hulaan. Maipapakita ako sa inyong iba't ibang mga kagamitan at nais kong sabihin ninyo ang mga pangalan ng mga sumusunod na kagamitang mga ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, umpisahan na natin.
Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ito? Sige nga. Aliyah. Ito po ay Walis Tambo. Napakagaling. Ito po ay Walis Tambo gaya ng sabi ni Aliyah. Ano kaya ang silbi ng Walis Tambo? Sige nga. Crayon. Tama. Ginagamit natin ang walis upang makapulot o di kaya ay makapag-ipon ng mga alikabok o di kaya ay mga kalat na makikita natin saan? Sa sahig. Napakagaling. Ngayon, sino kaya ang maaaring makapagpakita sa akin kung paano ginagamit ang walis tambo? Sige nga. Sinong gustong gumamit ng walis tambo? Sige, Jasmine. Sige nga. Sige, gamitin mo, Iha. Ayan, napakagaling naman ni Janice. Maraming salamat, Iha. Tama ba ang ginawa ni Jasmine? Opo, ganon ang tamang paggamit ng walis. Iniipon ang iba't ibang alikabok o di kaya'y mga kalat. Napakagaling. Ngayon naman, sino makakapagsabi sa akin kung ano naman ito? Christelle. Sige nga, ano nga ito, Iha? Ito ay dustpan. Okay. Ano naman ang silbi ng dustpan sa ating paglilinis? Sige nga. Jelaisa. Ito ay kapartner ng walis. Tama. Maliban pa doon, ano pa kaya ang silbi ng dustpan? Sige nga, Edward. Tama, ito ang nag-iipon ng mga kalat na ating winawalis. Napakagaling. Ngayon, sino maaaring makapagpakita sa akin kung paano ginagamit ang dustpan? Siyempre, kapag gagamit tayo ng dustpan, kailangan gamitin din natin ang walis. O sino maaaring gumamit itong dalawang kagamitang ito? Sige nga, Lawrence Paul. Sige nga, Iho, ipakita mo nga sa akin kung paano ito. Ayan, tingnan nyo mga bata kung paano ginagawa ni Lawrence Paul ang gawain gamit ang walis at dustpan. Kung mapapansin ninyo, iniipon ng dustpan ang mga kalat na winawalis gamit ang walis tambo. Napakagaling, Lawrence Paul. Sige na, balik na ikaw sa o bumalik ka na sa iyong upuan. Napakagaling. Ngayon naman, sino makakapagsabi sa akin kung ano kaya ito? Sige nga, ano kaya ito? Angel. Mahusay, ito ay basurahan. Ano ang silbi ng basurahan? Sige nga, ibigay mo nga sa akin kung anong silbi ng basurahan. Terence. Napakagaling. Ginagamit natin ang basurahan upang maging tambakan ng mga napupulot nating kalat. Halimbawa, saan natin ilalagay ang mga naiipong kalat sa dustpan? Siyempre sa basurahan. O di kaya, kung meron tayong mga napupulot na basura o mga bagay na kailangan na nating itapon, ilalagay natin ito sa basurahan. Ngayon, sinong maaaring makapagpakita kung paano ba ginagamit ang basurahan? Sige nga. O sige, Sheena. Paano ba ginagamit itong basurahan? Ayan, napakagaling naman. Palakpakan nga natin si Sheena. Okay. Maliban sa walis tambo, sa dustpan at sa basurahan, meron pa tayong iba't ibang mga uri ng kagamitan. Sino maaaring magsabi sa akin kung ano naman ito? Sige nga. Ano kaya ito? Monica. Ito ay tuwalya. Ngayon, ang tuwalya ay ginagamit din naman bilang panlinis ng ating kapaligiran. Sino maaaring makapagsabi sa akin kung ano ang silbi ng tuwalya? O di kaya ay basahan. Sige nga. Para saan ba ang basahan? Alina. Ito ay
ginagamit bilang pamunas sa iba't ibang mga kagamitan. Halimbawa, kung ang inyong TV ay maalikabok na, syempre kailangan nating gamitan ito ng basahan. Kung ang inyong sahig ay medyo maalikabok na, kailangan nating punasan ito gamit ang basahan. Sige nga, sino maaaring makapagpakita sa akin kung paano ba ginagamit ang basahan? Oh, ayan, sige. Oh, sige, ilalagay ko dito ha. Ayan. Paano ba ginagamit ang basahan? Ayan, napakagaling naman. Ganun po ang tamang paggamit ng basahan. Pwede siyang ginagamit sa ating mga kagamitan o di kaya ay sa sahig. Napakagaling. Ngayon, ano naman kaya ito? Sino makakapagsabi sa akin kung ano ito? Oh, Christine, ano ito, Iha? Ito ay sabon. Tama. Ano ang silbi ng sabon bilang panlinis? Sige nga. O, Terence. Kinagamit ito bilang panlaban ng mga luma o maduduming damit. Tama. Maliban sa mga maduduming damit, ginagamit din ito bilang panlinis ng mga ginagamit nating mga basahan. Tandaan mga bata, kung kayo ay gagamit ng mga sabong panlaba, kailangan may patnubay ng magulang upang hindi tayo mapahamak. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, napakagaling. Ngayong alam na natin ang iba't ibang kagamitang panlinis, maaari na tayong tumulong sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga magulang, sa mga madadaling gawaing bahay. Yan. Ngayon, ano-ano kaya ang maaari nating gawin upang makatulong sa paglilinis sa bahay o di kaya ay sa paaralan? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang gawain na maaari nating gawin upang mapalinis ang ating kapaligiran. O, Lawrence. Sino maaari makatulong kay Lawrence? Babalikan kita iyo, ha? Sophia. Tama, magpulot ng mga kalat. Pero syempre, kung gagamitin natin ang ating mga kamay, huwag kalilimutang maghugas pagkatapos. Ano pa kaya? Aliya. Magwalis ng kalat. Tama, ano pa? Xavier. Ilagay ang basura sa tamang basurahan. Tama, huwag tayong magtapon kung saan-saan. Kung may nakita kayong basurahan, doon nyo itatapon ang inyong mga nakitang kalat. Tama, maliban pa doon, ano pa kayang pwede? Sige nga, Monica. Maaari tayong magpunas ng iba't iba nating mga kagamitan. Kung magaan lang naman ang kagamitan, gaya ng mga lamesa, pwede na natin itong punasan upang hindi ito puntahan ng iba't ibang mga hayop na maaring makapagpahamak sa atin, kagaya ng mga langaw. Diba? Napakagaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsasanay. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang mga activity sheets. Ang gagawin ninyo ay bibilugan ninyo kung ano-ano sa mga kagamitang ito ang ginagamit natin sa paglilinis. Handa na ba kayo? Okay, umpisahan na natin ang ating pagsasanay. Pakipasa na lang ha. Ayan! Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang tapusin ang ating unang pagsasanay. Maaari na kayong mag-umpisa. Opo, tandaan ang ating panuto, bilugan ang larawan na nagpapakita ng kagamitang ginagamit natin sa paglilinis. Alin kaya dyan ang ginagamit natin panlinis? Bilugan daw.
Huwag ding kalilimutan ang inyong pangalan. Opo. Tapos na ba ang lahat? Okay. Kung tapos na ang lahat, ipasa ninyo ang inyong papel sa harapan at kukolektahin ko ang mga ito. Sige, ipasa na. At salamat po. Salamat. Salamat. Salamat po. Okay. Tingnan natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Alin sa mga sumusunod ang mga kagamitang ginagamit natin bilang panlinis? Sige nga, magbigay ng isa. Lans. Tama, bibilugan natin ang walis. Ano pa? Ayen. Bibilugan ba natin ang kawali? Ang kawali ay ginagamit natin bilang panluto. Sino maaaring makatulong kay Ayen? Sige nga, Edward. Bibilugan natin ang dustpan. Napakagaling. Ano pa kaya? May nakikita pa akong isa. Jelaisa. Mahusay. Bibilugan natin ang sabon. Sa unang pagsasanay, ang walis, ang dustpan at ang sabon ang mga kagamitang ginagamit natin bilang panlinis. Ngayon dumako tayo sa ikalawang pagsasanay natin. May ibibigay ulit akong activity sheet. Ang gagawin ninyo, susulatan nyo ng check ang larawang nagpapakita ng wastong paglilinis ng ating kapaligiran. Uulitin ko, lalagyan nyo ng check ang larawan na nagpapakita ng wastong pamamaraan ng paglilinis ng kapaligiran. Pakitasa, group 1, group 2, group 3, group 4. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng 2 minuto upang gawin ang ating gawain. Huwag kalilimutang isulat ang pangalan. Okay, opo, tama. Tingnan nyo mabuti, baka malito kayo. Ulitin ko ang panuto, lagyan daw ng check, ang gawaing nagpapakita ng paglilinis. Ayan, sige. Suriing mabuti ang bawat larawan. Opo. Sige nga. Ayan, marami nang nache-checkan si Xavier. Tingnan natin ang kay Jelaisa. Opo, sige. Lakihan nyo ang check ha. Baka maliit, hindi makita ni Teacher Niel. Lakihan nyo po ang check. Ayan. Tapos na ba ang lahat? Okay, kung tapos na ang lahat, ipasa ang inyong activity sheet sa harapan at kokolektahin ko itong ulit. Sige, ipasa na. Okay, salamat po. Salamat. 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 Ngayon, ating alamin kung alin sa mga sumusunod ng mga larawan ang ginagamit natin o alin sa mga larawan ang nagpapakita ng wastong pamamaraan ng paglilinis. Okay. Ano kaya dito ang mga tamang sagot? Sige nga, Alina. Ang unang larawan, magaling. Ano pa kaya? Terence. Ang ikalawang larawan, magaling. Ano pa? Christine, iha. Ang ikatlong larawan ay lalagyan din natin ng check. Tama. Ano pa? Ninyo. Magaling ang ikaapat na larawan. Ano pa? Cristel. Tama, ang ika-anim na larawan.
Ang ikalimang larawan ay hindi natin lalagyan ng check sapagkat ito ay hindi nagpapakita ng wastong paglilinis. Tandaan, kung meron tayong mga basura, kailangan nating itapon ito sa tamang lalagyanan o di kaya ay sa tamang basurahan. Okay, napakagaling naman ng ating mga bata. Ngayon, balikan natin ang ating inaral ngayong araw. Magbigay nga kayo ng iba't ibang mga kagamitan na maaari nating gamitin sa paglilinis. Kim. Walis. Ano pa? Savior. Daspan. Ano pa? Aliyah. Basahan. Ano pa? Alina. Basurahan. At ano pa po? Lance. Sabon. At tatandaan natin, kung tayo ay gagamit ng sabon, sino nga ang kailangan nating kasama bilang patnubay? Ang ating mga magulang. Kung hindi kasama ang magulang, syempre, maaari tayong magpabantay sa mga nakatatanda sa atin. Napakagaling. Ngayon, ano-ano naman ang mga gawaing maaari na nating gawin upang makatulong sa paglilinis ng ating bahay at kapaligiran? Mga gawain naman. Opo, Lawrence Paul. Tama, magkulot ng kalat. Ano pa? Edward. Magwalis ng mga nakakalat. Ano pa? Christel. Okay, ilagay ang basura sa tamang lalagyanan o di kaya ay sa mga tamang basurahan. Ano pa kaya? Ninyo. Punasan ang sahig. Napakagaling. Ngayon, ay bibigyan ko ulit kayo ng activity sheets. At ating alamin kung talaga bang nauunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Ngayon sa inyong activity sheets, ang gagawin ninyo ay dudugtungan nyo ng linya ang mga larawan na ginagamit natin bilang panlinis sa ating bahay o di kaya ay sa kapaligiran. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ang ating gawain. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, umpisahan na natin ang ating gawain. Group 1, pakipasa na lang. Group 2. Group 3. Group 4. Yan. Maaari na kayong mag-umpisa. Opo, ilalagay ang pangalan. Huwag kalimutang isulat ang pangalan. Opo, dudugtungan nyo ng linya upang mabuo yung linya ng mga larawang na ginagamit natin bilang panlinis ng kapaligiran. Yun po ang ating gagawin. Alin kaya sa mga larawan dyan ang ginagamit natin bilang panlinis? Dudugtungan nyo ng linya. Tapos na ba ang lahat? Sinong hindi pa tapos? Okay, meron pa tayong oras. Sige lang, ipagpatuloy lang. Tapos na? Okay, kung tapos na ang lahat, ipasa ang inyong mga activity sheets sa harapan. Ayan, salamat. 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 Okay, alamin natin kung alin ba sa mga iba't ibang larawan ang dapat nating dugtungan ng linya. Tandaan, ang dudugtungan ng dapat natin ng linya ay ang mga kagamitang ginagamit natin pang linis. Ang walis, dudugtungan ba natin ng linya? Opo, dahil ang walis ay ginagamit natin bilang panlinis. Ang saranggola, dudugtungan natin ng linya?
Hindi po, dahil ito ay isang laruan. Ang balde kaya, ginagamit ba natin ito bilang panlinis? Pwede, dahil ang mga nilalabhan nating mga o kaya ang mga hinuhugasan nating mga basahan o ang mga maaari nating hugasan mga kagamitan ay pwede nating ilagay sa balde. Napakagaling! Ang tinidor kaya, dudugtangan daw ba natin ng linya? Hindi na po. Kailan ba natin ginagamit ang tinidor? Lance, kapag kakain, napakagaling. Eh, ang dustpan, dudugtungan ba natin ng linya? Jelisa, opo, dudugtungan natin ng linya. Eh, ang laro ang tren, dudugtungan ba natin ito ng linya? Sophia, hindi po. Eh, ang laro ang kotse, dudugtungan ba natin ng linya? Angel, hindi na po. Dahil ang laruan na tren at kotse ay hindi naman natin ginagamit bilang panglinis. Napakagaling ninyong lahat. Okay, sana naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Tandaan, kailangan natin tumulong sa paglilinis upang makatulong tayo sa ating mga magulang. Ngayon ay maghanda na tayo para sa susunod nating gawain. Hey, what's up guys? This is Cheryl and welcome back to my YouTube channel where we talk about the debit ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. And that was my pseudo demonstration teaching for kindergarten work period number 2. And as kung napapansin ninyo, wala siyang assignment. It's because I am already using the blocks of time format for the kindergarten lessons. So, after ng work period number 2 in the blocks of time for kindergarten, magkakaroon na sila ng games after that. So, an assignment is no longer needed. And, kung gagamitan nyo ito ng traditional format, gaya ng ginagamit natin before, you can add an assignment. It's up to you. At para sa iba't iba ko pang pseudo-demonstration teaching videos, ilalagay ko ang lahat ng link dito sa description box or dito. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel. And once again, this is Cheryl. Thank you very much for watching, and I'll see you guys next time. Bye, guys!